Hi! Welcome to my channel, Farahan Channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe my channel. Dito na naman ako, mga lodi, mga ka-vloggers, mga friend ko. I-share ko na naman yung naging buhay ko dito bilang isang OFW. Hindi ako first timer. Nakaranas na ako ng 3 years in Saudi. At doon, okay naman. Yun lang nga, hindi ako nakahawak ng cellphone doon. Once a month lang, pwede ko siyang mahawakan kung magpadala ko ng pera sa pamilya ko. Okay yung amo ko, okay naman yung pagkain. Okay lang sila. Yun lang talaga ang ayaw ko, yung hindi ako nakahawak ng cellphone. Pero ang nasa isip ko, okay lang kung hindi ako makahawak ng cellphone. Basta hanggat nila, hindi nila ako sinasaktan, okay lang. Kaya yung kinaya ko hanggang umabot ako ng 3 taon sa kanila bago ako umuwi ng Pilipinas. So pagdating ko ng doon naman, isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, yung lola ko. Yun yung sana uwi ako ng 2018. Uwi ako ng June, pero hindi ko naabutan yung lola ko. Yun yung masakit sa atin eh. Yung uwi tayo ng ano, yung in-expect natin na andyan pa sila, pero pag uwi natin, wala na. Masakit yun sa akin, gustong-gusto ko nang umuwi talaga. Pero hindi ako pinayagan, kasi Ramadan yun. So hinintay ko na lang talaga na uwi ako ng June. So bilang isang OFW, mahirap talaga. Minsan, kung hindi mo talaga kaya, hindi malakas yung loob mo, wala eh. Wala kang pupuntahan talaga. Depression yung pupuntahan mo. So, kahit masakit yun, gusto kong makita talaga lola ko, pero wala. Walang magawa eh. So, nung pag-uwi ko naman, doon naman sa anak ko. Pag-uwi ko, kasi syempre, 5 years old na siya. Umalis ako nang mag 2 years old siya. Hindi pa niya ako kilala kasi nagkasama lang kami ng 3 months. Kasi 9 months siya, iniwan ko siya, nagpunta ko ng Manila, nagtrabaho ako. So, lumaki siya sa mga magulang ko. So, nung umuwi ako doon, 1 year and 9 months siya. At after that 3 months, December ako umuwi. So, pagka February, bumalik ako ng Manila. Doon naman nag-isip ako na magpunta ng mga apply ng pa-abroad. So ayaw ng magulang ko, ako yung nagprosige. So nung 3 years ako sa Saudi. Ang masakit doon kasi hindi ko siya laging nakakausap. Kung nandito na naman yung cellphone sa akin, bigay naman ng madam ko, hindi ko siya makausap dahil in video call, dahil wala nga signal. Napakahirap ng signal sa amin. Hindi sa Pilipinas, kundi sa lugar namin. May lugar talaga doon na mahina yung signal, lalo na yung sa lugar ko. So, hindi ko siya makakausap ng video call. Nakausap ko siya once a month. Ano lang siya, regular call, yung walang video. So, minsan hindi niya ako kinakausap. Minsan sabihin niya, pagod ako, ganyan. Hinayaan ko lang siya. Pero yung mga magulang ko, hindi naman nagkulang sa kanya. At sinasabihan siya, nanay mo yan, yung nanay mo nandun sa abroad, ganun. So, laking papasalamat ko talaga sa mga magulang ko. So, nung 2018, nung pag-uwi ko, nakita niya ako, parang nakangisi lang siya, ganun. Malaman mo talaga na parang malayo pa yung loob niya sa'yo. So, hinayaan ko lang talaga yun. So, after 3 days, ayun, lumapit na siya sa akin, ayan na, masaya na siya, pagpunta ko ng school, yung kumbaga proud na proud siya na nandyan yung nanay niya. And sabihin niya sa mga klase niya, nanay ko, nandito na nanay ko, oh, nanay ko, masaya siya, masaya talaga. So yun na lang yung nagpapalakas ng loob ko. So nung 6 months na ako doon, nagpalam ako sa kanya. Sabi niya, huwag kang umalis kasi mamimiss daw niya ako. Sabi ko, anak, kung dito lang ako, ano ang ibibigay ko sa'yo? Ano ang maibibigay ko? Wala naman, kasi magkano lang yung sahod ko dito, di ba? Sa Pilipinas. So, pumayag siya, pero masakit talaga sa dibdib mo na aalis ka na yung bang 6 months mo lang nakasama anak mo, tapos yun na, alis ka na naman.
So, nung pag-alis ko, dito naman, okay lang. So, tanggap naman natin na ganun talaga yung trabaho natin bilang OFW, bilang domestic helper, ganun talaga, magtiis. Kailangan talaga yun kasi yun yung inapplyan mong trabaho eh. So, hindi nagreklamo, ganun, trabaho, trabaho. So, sa katagalan, lumipat ako ng ibang amo kasi nga doon, walang pahinga, ganito, ganyan. Paglipat ko dito, okay naman sila. Mga bata lang, napakahirap ng mga bata dito, intindihin talaga. Yun lang. Tapos, ngayon, yung in-expect mo na sana buo pa yung pamilya mo, andyan pa yung kapatid mo. So, nung nabalitaan ko na yung kuya ko may sakit sa puso, nagpadala ko ng pera doon, pina-check up nila, pero kailangan talaga yung anong tawag nun, kailangan siya operahan. So, ayaw niya magpa-opera kasi wala daw pera, ganun. So, last week, nag-chat yung kapatid ko, sabi niya, kasi gusto talaga ng kuya ko uuwi na nang sa amin sa isla kasi sila nandun sila sa Jensen. So ako, sabi ko pa uwiin na lang siya kasi baka gusto niya talaga, kasi gusto niya talaga na ano yung maano pa daw niya yung birthday ng nanay ko, January 8. So nakauwi sila kasama niya yung asawa niya at isang anak lang. Nung dinala siya sa ospital, tumawag ako, nakita ko yung sitwasyon ng kuya ko, masakit sa akin na makitang ganoon siya. Kinabukasan may nag-chat sa akin na kumusta yung kuya mo. Sabi ko wala pa akong information kasi hindi pa naman sila nag-chat sa akin. Tapos nang yung sa isang post ko sa Facebook, may nag-comment na patay na yung kuya ko. Ang hirap tanggapin. Ang hirap talaga. Napakasakit. Tapos may tumawag na sa akin, sinabi ng kapatid, umiyak na siya ng iyak. Sabi niya, wala na daw yung kuya ko. Masakit. Pero siguro, ganun talaga yung buhay. Yung siguro binigay ng Diyos yun na kunin na lang siya. Kasi siya tanggap niya talaga kung ano yung mangyari sa buhay niya. At pero kami mahirap tanggapin yung naiwan niya. Pero pilit naming tinanggap kasi siguro sinadya ng Panginoon na kunin na siya para hindi na siya maghirap. Kasi masakit daw yung dibdib niya. Iyon. Ang masakit doon kasi yung dalawa niyang anak wala doon. Nasa Jensen, hindi makauwi. Isa lang yung anak niya na nasama nila nung pag-uwi. Kaya parang sabi ko, ang daming nawala sa pamilya namin mula nung nag-abroad ako. Tapos hindi lang yun kasi nang ilibing ang kuya ko kinabukasan, ilibing na siya. Yung pinsan ko naman na buo, namatay din. So masakit isipin. Oo, din naman tayo nagmamayari ng buhay natin. Pero napakahirap kasi sa huling hininga nila hindi natin sila nakita. Lalo na dun sa kuya ko. Kasi gusto ko talaga sana yung pag-uwi ko buo pa kami. Pero wala na kaming magawa. Iyon na yun eh. Nangyari na. Kaya ngayon, sabi ng mga ano ko, mga kaibigan ko, ano ka lang, dasal ka lang dyan kasi yung mga pamilya ko, sabi niya, ganyan talaga yung buhay. Siguro kinuha na ng Panginoon si kuya mo kasi alam niyang ano, yung bang hindi na kaya talaga ng kuya ko yung sakit niya. Kaya ito, pilit kong ano, yung pag-uwi ko wala na siya.
dadalawin ko na lang siya, ganun. Masakit. Pero, eto, salamat sa mga kaibigan ko na hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo kung sino kayo sa mga kahit hindi niyo pa ako, hindi niyo man ako kaano-ano, nakilala ko lang kayo sa Whitey World. Pero nandiyan pa rin kayo. Salamat sa mga advice niyo sa akin. Tuloy pa rin yung buhay. So, inintay ko na lang sana matapos din kontrata ko para makauwi ako ng Pilipinas. Masakit yung pag-uwi mong wala na siya. At siguro may plano ang Diyos bakit nangyari ito lahat. So, sa ating mga OFW, alam ko mahirap na mahirap talaga yung naging trabaho natin dito. Malayo tayo sa ating pamilya, ganun, sa mga anak natin, ganun. Basta, takasan lang natin yung loob natin. Alam natin, malalampasan natin yung mga pagsubok na darating sa buhay natin. Kaya laban lang. Kaya ako minsan iiyak ako sa yung hindi nakita ng mga kasamahan ko dito, ganun. Iyak ako ng sarili ko, ganun. O minsan, hindi ko pinapakita sa pamilya ko kung tatawag ako, ganun. Kahit na gusto ko nang umiyak, pero pilit kong tinatago para hindi naman sila yung malungkot na alam nilang nalungkot din ako dito. Kaya, proud ako sa ating mga OFW na nagtiis para sa pamilya at sa mga anak nila. Laban lang tayo, guys. Di tayo pababayaan ng Diyos. Basta tuloy ang laban. And, pasensyahan na nyo, guys, ha. Medyo naging emotional ako doon. Naiyak ako kasi maalala ko talaga yung mga pangyayari. Fresh pa eh. Last week lang yun, namatay yung kuya ko. So, gusto ko lang i-share. Gusto ko lang malabas yung ano yung nasa loob ko. Kung gaano man na kahirap yung pinagdaanan natin, alam ko may kapalit din yun na ibigay ng Diyos sa atin. Kaya, laban lang. Salamat sa inyong pakikinig sa akin. So, walang sawang pakikinig at pagsubaybay. And mabuhay tayong lahat, mga OFW. See you next time. Vlog, bye.